Hey, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With La channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so before we start, I just want to apologize to my voice, no, for the past few days. I'm not really feeling well, no? I hope and I pray that I'm on my recovery now. Thank you so much. To all our subscribers, we are almost 5,000, 20 subscribers. Thank you so much for that. Hopefully, we can be able to reach 6,000 this December. Okay, so yeah, and thank you so much, especially to our kabayans and to our international subscribers. I would not name you, and I cannot be able to afford to name you. No, because one by one, because if we do that, no, we will be consuming lots of time. But I really appreciate your efforts in subscribing, in commenting, and of course, no, you are part of this success. All right. So without much further ado, let us try to converse. No, let us try to have a conversation by asking you, no, girl power. Girl power naman ngayon, no? So ano ang inyong opinion sa posibleng pagsasamahan ni Sara Duterte, no? At ay ni Marcos sa 2028? Ano ang magiging epekto nito sa politika ng bansa? Okay, so lately po kasi, no? After po kasi ng mga pangyayari, si Senator Amy Marcos ay nagpahayag ng suporta, no, kay pangulong dating pangulong Roti Duterte, no, at saka sa pamilyang Duterte din, no. Sinabi niya na loyalista siya ng Duterte, ng mga Duterte, saka hindi niya iiwan ang mga Duterte kahit nag-iisa na lang siya, no. At saka pagkatapos noon, pinaligan niya yung mga panahon na gobernador siya noong 2016. In 2016, nag-iisang gobernador na sumuporta, unang sumuporta at sumuporta sa kandidatura ng tumatakbong Mayor Duterte, no, sa pagkapanguluhan noong 2016. Eh, yan. Yun po yun, no? Tapos, bigla po lumutang ang pagsasamahan, na posibleng pagsasamahan ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa 2028. Opo, matagal pa po yan. Matagal pa po ang 2028. Pero in reality po ay ang pagtakbo sa 2028 ay nag-uumpisa na ngayon. Okay? Ang nangyari lang po kay dating Vice President Binay that time, umpisa pa lang ay dineklara niya na interesado siya. Kaya po ang mga kalaban, talagang binira siya ng binira, hanggang humina na po siya. Na, ganun din po ang nangyayari kay Vice President Sara Duterte kung napapansin niyo po, no. Pero hindi pa po nagdideklara si Vice President Sara Duterte, pero kalaunan ay tatakbo at tatakbo yan, no. Except talaga kung si parang gagayahin niya si dating Vice President Noli De Castro na hindi siya tumakbo talaga. Pero tatakbo po yan. Believe me on that. Okay, so ang tambalang babae sa babae, no? Babae si Sara Duterte, babae si Amy Marcos. Ano bang ang ano nito sa politika, no? Magiging epekto ng politika sa bansa, no? So ang magiging epekto nito ay posible pala, no? Kung manalo itong dalawang ito, ay posible pala na magkaroon ng dalawang babae na pinakamataas na leader, dalawa sa mga pinakamataas na leader natin sa bansa. Imayin natin ang kanilang kwalifikasyon, no? Kwalifikasyon wise ay talagang ano naman sila, pabor na ano naman sila, no? Talagang fit naman sila doon sa pwesto, no? Yan. Mas matanda si Amy Marcos, no? I believe so. Si Amy, umpisa natin kay Senator Amy Marcos, kay Manang Amy, baga. Kapatid po yan ni Bongbong Marcos, no? Yan, Pangulong Bongbong Marcos. Anak po yan ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Okay. So kung sa experience man lang, no, talagang fit na fit siya dahil nakita naman niya yung paano patakbuhin ang ating bansa, no? Naging ano pa po yan, no? Sa kabataang barangay, if I'm not mistaken, no?
ano rin po sa showbiz yan, no? Yan. Tapos, yan. Naging gobernador po yan ng Ilocos. Okay, naging congresswoman po yan ng Ilocos Norte. Ayan po, no? Tapos ngayon po ay naging senador ng Pilipinas, no? Pangalawang termino na niya ito kung tatakbo siya, no? Kung tatakbo siya sa 2028, okay lang kahit matalo. Ano, babalik naman siya sa pwesto niya bilang gobernador ng ay bilang senador ng Pilipinas. Okay? So fit na fit po 'yan, no? Executive nang galing din po 'yan sa executive as governor of the province of Ilocos, no? Naka 2 terms ba 'yan o naka 3 terms? Paki-comment na lang po 'yan down below kung 2 terms or 3 terms siya as governor of Ilocos Norte. Pagkatapos po noon, yan. Puntahan naman po natin si Sara Duterte, no? Ngayon ay Vice President. Tandaan po natin, no? Nanalo po siya sa pinakamataas na kasaysayan ng Pilipinas, no? Mas taas pa sa Pangulo. Mas mataas ang boto niya kay Pangulong Marcos. Ibig sabihin noon, ang mga may mga bumoto, may mga hindi bumoto kay Pangulong Marcos na bumoto sa kanya or the other way around, no, hindi natin alam. Pero malakas po 'yan sa Mindanao, no? Malakas po 'yan sa Mindanao. Okay, naging mayor po 'yan, no? Executive po 'yan, no? Mayor po 'yan ng Davao City, no? Naging vice mayor din po 'yan ng Davao City. No? Kita niyo naman, malinis ang Davao City, kita niyo, no? Talagang ano. Pero tingnan natin. Okay? Ngayon, sa tambalang pagtakbo sa pagkapanguluhan at saka pagkapangalawang pangulo ay dapat talaga may funds, no? I believe na with this partnership ay ano naman ang funds, no? Except kung may mas malakas na tatakbo sa kanila. Pero tingin ko talagang ano to, okay itong tandem na ito, no? Bakit po? Dahil si Amy Marcos ay malakas sa North, kumbaga, no? Malakas sa North, sa Metro Manila, no, sa Visayas region. Okay, dahil Romualdez eh, 'di ba? Yan. Okay, except kung tatakbo si Speaker Romualdez sa 2028, I believe so, natatakbo siya. Okay? Oh, tapos syempre maghahatake niya si Sara Duterte kung sakasakali namang magtatambal sila ni Amy Marcos at saka ni Sara Duterte, no? Ay, punta natin si Sara Duterte. No, kita naman natin ang performance niya. Malakas, no? Malakas talaga siya sa gitnang silangan, no? Dahil suportado siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At saka si, ano, no? Malakas siya sa Mindanao, no? So, with the fact, no? At saka, yung ano naman, malakas siya sa Norte, no? Dahil, ano, no? Tingin ko, si Speaker Romualdez parang walang connect, no? Sa Northern region. Kumbaga, ikukumpara natin si Speaker Romualdez at kay Sara Duterte. Sara Duterte, lahat ng eleksyon na sinalihan niya ay panalo siya. Mga sinuporta niya, halos nananalo din naman lahat. Okay? Pero si Speaker Romualdez ay natalo siya ng pagkasenador nung nakarang halalan, di ba? Okay, so ano yun, separate vlog natin yun, no? Kukumpara natin ang performance ni Speaker Romualdez at saka ni Sara Duterte. Okay? So sa tingin ko ano ha, ganun po 'yon, no? Mag-iiba po talaga ang ano, pag nanalo sila, no? Ang pagsasamahan naman nila ay posibleng-posible naman talaga 'yan, no? Nasa sa kanila 'yan kung ano yung partnership nila. Okay? Pero yung ano, yung magiging epekto nito sa politika ng bansa ay talagang sasabihin ng mga tao ay posible pa lang may manalo ng ganito kung mananalo sila, ha? Sige. Hanggang dito na lang po kayo po tatanungin ko po kayo ulit, no? Kung ano, no, ano ang inyong opinion simple pagsasamahan ni Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Ano pa lang naman to, no? Speculative chat. Okay. Pero ikaw, tatanungin ka ng ganun, no? Anong isasagot mo? So, paki-comment lang po 'yan sa comment section, no? Tandaan po natin, ang inyong opinion po ay napakahalaga sa akin. Napakahalaga sa channel at talagang hanggat maaari, no, binabasa po natin yan, sinasagot po natin yan. We are answering all your
all your comments, questions, etc. No? Your opinion matters. And then, syempre, ano po, no? Talaga napakahalaga po niyan. Kaya, mag-comment na po kayo after. Mag-comment na po kayo dyan, no? So, my friends, no? If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel para motivated din naman tayo so that every day, no, kahit tayo may sakit, ay talagang we find time to talk to you, to converse with you. Okay, that's it for today. Thank you so much, guys. I love you all and God bless you.